Praise God. Hallelujah. Isang magandang gabi sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid sa pananampalataya. This is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna po. And ito po ay JCLG Online Bible Study. Dahil po sa pangyayari nito na meron tayong community quarantine, nagkaroon po tayo ng Bible study online. Kasi gusto po natin na punuan yung pangangailangan na spiritual food sa mga kapatid natin sa pananampalataya, sa aming church, at hindi lang sa aming church, kundi kung kayo ay hindi naanib sa aming church, pero kayo po ay uhaw, gutom sa salita ng Diyos para po sa inyo ito, sapagkat ang ministry po namin ay para sa body of Christ. Wala po tayong itinatangi. Basta you love the Lord and Jesus is your Lord, wala problema. Sama-sama po tayo sa kaharian ng Diyos. So, praise God, meron po akong paksa sa gabi ito, sapagkat ito po ay Bible study. Ang title po ng ating topic sa gabing ito is What is Fear? Yan po, ano ang takot? Kasi usong-usong ngayon ang takot eh. No? Maraming fake news lumalabas, pinapakalat, at ang tao lahat takot na ngayon patungkol sa ating kalaban na COVID-19. Ito po, coronavirus. Actually, ito po, pag-aralan natin kung anong fear. Ito ba ay natural sa tao ang matakot? Actually, lahat ng tao may takot, ano? At masasabi natin, may karapatan tayong matakot. Pero tingnan natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. No? Atin po pag-aralan, saan ba galing ang fear? Saan galing ang fear? Bakit mayroong fear sa mundo? Pero alam nyo mga kapatid, originally, nalikain ng Diyos ang ating daigdig at ilagay niya ang unang magulang natin, si Adam and Eve. Walang fear na nilikha ang Diyos. Merong faith. Faith, pananampalataya sa Diyos. Yan ang unang inilagay ng Diyos kay Adam and Eve. At ang pag-ibig ng Diyos nasa kanilang puso. Pero, at the same time, binigyan din po ng Diyos ang tao ng freedom to choose. Merong free will ang tao. Man is a free moral agent. Meron siyang karapatang pumili. At alam niyo po ba, tinuturo ng salita ng Diyos, kung ano ang piliin natin, eh siyang iaalaw ng Diyos. Yes. God allows what you will allow. Sapagkat binigyan ng Diyos ang tao sa simula ng karapatan ng pagpili. Itong karapatan nating ito, actually, ito ay matatawag nating safety belt eh. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil dito sa kalikasan natin na binigay sa atin ng Diyos yung freedom to choose or meron tayong free will, binigyan din tayo ng Diyos ng chance. Chance na ano? Kapag ka pumili ka na mali, palpak ka, pwede pa magkaroon ng second time. Nagkamali ka, meron pang third time. Nagkamali ka, may fourth time pa. Kahit anong daming pagkakamali mo, kapag ikay bumangon at gusto mong itama ang sarili, lumapit ka lang sa Diyos, tatanggapin ka kung pipiliin mo ang Diyos at pipiliin mo ang katuwiran na galing sa Panginoon. Lagi kang tatanggapin ng Diyos, hindi siya magtataboy. Kaya yun ang ating safety belt natin, ang free will natin or freedom to choose. No? Hindi po kagaya ng mga angels, nung nilikha ng Diyos ang mga angels ay walang freedom of choice or wala silang free will or freedom to choose. No? Pero meron silang kakayahan na gawin to. May kakayahan sila na gawin nila ang gusto nila. Pero what I mean is, wala silang right, wala silang authority na mag-function
sa ganitong kalalagayan na gawin nila ang gusto nilang gawin. Sapagkat ang pagkakalikha ng Diyos sa mga angels ay sumunod lang sa utos ng Panginoon, wala nang iba. Wala kang iba susundin kundi ang Diyos. Wala kang karapatan na pumili o gawin ang pagpili sa sarili mo. The moment na pumili ka o gawin mo yung sarili mong kagustuhan, you are doomed forever. Forever, wala kang kapatawaran. Ganyan po ang nangyari sa kay Lucifer at sa kanyang mga anghel. Sa mga anghel, one-third ng angelic host, one-third ng mga angels sa heaven na dala ni Lucifer. Nahikayat niya na sumama sa kanya. At one time lang silang kasala, hindi na sila makabalik sa Diyos. One time lang silang magkasala, wala na silang kapatawaran sa Diyos. Sapagkat wala silang ganong kalalagayan na kapag sila'y nagkamali, may another chance. Hindi sila binigyan ng Diyos ng ganong kalagayan at kalikasan para sa kanyang sarili. At ang mga angels, hindi sila pwede mag-repent dahil wala silang kalikasan to repent of their sins. Hindi sila binigyan ng Diyos ng spirit of repentance or yung revelation about repentance. Wala silang revelation about repentance. Kahit sabihin mong repent, wala silang alam. Ano yung, hindi nila alam yon. Wala silang kakayahan to repent. Hindi kasi inilagay ng Diyos sa kanilang kalikasan yung ganon, yung mag-repent. Ganon po ang mga angels. Although may kakayahan sila na, sige, piliin mong gusto mo, pero once na piliin mo, gustong piliin, you'll be doomed forever. At ganyan nangyari kay Lucifer, hindi na sila makabalik sa Diyos eh. Unlike sa ating mga tao, sa ating mga human beings, sabi nga sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, God created man in the image of God after His likeness at binigyan ng Diyos ang tao ng free will or freedom of choice. Kung anong piliin ng tao, yun ang mangyayari. Ganun yung sabi sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, na sabi ng Diyos sa atin, sa tao, ako'y maniniwala, hindi lang ito sinabi ng Diyos para sa Israel, kundi sa lahat ng tao. In general ito. At sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30, verse 19, naglagay ako, nagsaksi ko ang langit at lupa. Naglakay ako sa mundong ito ng buhay at kamatayan, ng pagpapala at sumpa, blessing and curse, life and death. At sabi ng Panginoon, nagbigay ng tip ang Diyos, choose life, so that you and your descendants may live forever. So, nasa atin ang choices. Ano? Naglagay ang Diyos sa planet Earth ng blessing, nandyan din ang curse. Naglagay ang Diyos ng life, nandyan din ang death, kamatayan. Pero piliin mo yung tama. Piliin mo ang blessing, piliin mo ang buhay. Para ang iyong susunod na henerasyon, ang ikaw at ang iyong mga anak, mga apo at kaya apo pa, your whole generation will be blessed forever. Meaning, once na binless ka ng Panginoon, once na pinili mo buhay, impart mo yan, share mo yan sa mga susunod na lahi para sila madamay sa pagpapala ng Diyos sa iyo, para sila maligtas din. So, nasa atin ang pagpili. Kaya nga, sabi sa ganyan po sa salvation na ipinrovide ng Diyos sa atin. Gawa na, tapos na ang proseso ng kaligtasan. Tinapos si Jesus sa cross, sa Calvary, 2,000 years ago, when He was crucified on the cross. He died on the cross. He paid the price of our sins through His precious blood. And after that, after 3 days and 3 nights, nabuhay na maguli siya. At umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Ama. At pamula noon, bukas ang kamay ng Panginoon. Sabi na, lahat ng tao pwede lang lumapit sa Kanya. Lahat ng tao. Wala siyang itataboy. Kaya sabi sa Matthew chapter 11, verse 28, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Magsilapit kayo sa akin.
kayong mga pagod na bibigat ang lubha at kayo aking papapahingahin. Magsipag-aral kayo sa akin. No? Mag-aral kayo sa akin, tuturuan ko kayo. My yoke is easy and my burden is light. No? Nag-aanyaya, nag-i-invite ang Diyos na lumapit tayo sa Kanya. At tamuhin natin ang kaligtasan. Pero kapag ang tao, ayaw niya, choice niya na ayaw niya lumapit sa tagapagligtas, choice niya na gusto niya ay eternal condemnation, ayaw niya ng salvation, eh, ibibigay sa kanya ang Diyos yun. Sapagkat kung ano yung pinaniniwalaan natin, kung ano yung ating choice, kung ano yung pinili natin, iaalaw ng Diyos yan. Ganun po yun. Tingnan niyo si Adam and Eve. Si Adam and Eve, sinabihan na ng Diyos si Adam, huwag niyong kakainin ang bungal pinagbabawal ko sa gitna ng halamanan. Isang puno lang yun eh. Lahat ng bungal ng punong kahoy, pwede nilang pitasin at kainin except for that one tree. The tree of knowledge of good and evil. Sa Hebrew, ay ganito po, the tree of knowledge or the tree of blessing and calamities. Or the tree of blessing and curses. Yun po sa Hebrew. The tree of knowledge of good and evil, meaning the tree of blessing and curses. Pero pinili ni Adam and Eve yung pinagbabawal. Nangyari, yung kinain ni Adam and Eve, yung bunga pinagbabawal ng Diyos, pinitik ba ng Diyos yung prutas o yung bunga? Hindi. Tinabig ba ng Diyos at sinabi, oy, huwag niyo kainin niya. Hindi sila pinakalma ng Diyos. It was their choice na gawin yung pinagbabawal ng Diyos. At kung ano yung choice natin, kung ano yung pinili natin, yun yung pinaniniwalaan natin. At kung ano yung pinaniniwalaan mo na pinili mo, yun ang iaalaw ng Diyos na mangyari sa'yo. Kapag pinaniwalaan mo at pinili mong maniwala na ikay maghihirap habang buhay, maghihirap ka habang buhay, maniwala ka. Kapag pinili mo that you will be blessed by God and you trust God, at choice mo ay piliin ang maniwala na ang Diyos na pinaglilingkuran mo, Diyos ng pagpapala, hindi Diyos ng kahirapan. I tell you, kapatid, God will bless you. You will succeed in life. You will prosper. He will bless you. And He will anoint and bless you para maging pagpapala rin sa iba. Yes, that's true. So, ano ba ang tanong eh? Ano ang choice mo ngayon? Manampalataya sa Panginoon? Tanggapin siya? O hindi? The choice is yours. At eto, punta po tayo sa paksa. May dalawang bagay sasabihin ako sa inyo. Faith and fear. Manampalataya o takot? Ikaw ang mamili. Gusto mo bang manampalataya sa Diyos sa panahon ngayon, mga minamahal, nasa panahon tayo ng pestilence, nasa panahon tayo ng coronavirus. I tell you, matagal na ako nabubuhay sa mundong ito, pero ngayon lang, first time nagkaroon ng ganitong virus na matindi ang bilis ng pag-contaminate sa tao. No? Maraming naging mga viruses, pero hindi kumalat ng ganito worldwide. Hindi ito epidemic, eh, pandemic. Ang difference po, epidemic ay sa isang lugar lang, sinalot ng virus. Pero ito, hindi sa isang lugar lang, pang buong mundo. Kaya, coronavirus pandemic, pang buong mundo, worldwide. Dami na namamatay. At dahil dyan, ang dami ring ang mundo ay takot na. Ang nakikita natin sa paligid, ang narinig natin sa mga news na puro negatives, produces fear in the hearts of the people. Listen, negative situations, pag pinokus mo ang iyong paningin sa mga negative situations, sa mga pinokus mo ang tenga mo, sa bad news, pinokus mo ang mga paningin mo sa mga negative situations or circumstances sa mundong ito,
Alam niyo ba mangyayari? Negative situations produces fear. And listen, fear activates the forces of the devil. Negative circumstances or situations in your life produces fear, and fear activates the powers of hell or the powers of darkness. Totoo po yan. The more na ikaw'y matakot, the more na binibigyan mo ng kapahintulutan ang diablo at ang mga demons na makapaglagay ng mga bagay na kinatatakutan mo. Kung ano yung kinatatakutan mo, yun po yung ma-experience mo. That's true. It's in the Bible. I can prove it to you. Tingnan nyo, pakikita ko sa inyo. Sa Job, buksan natin ating Bible sa Job, chapter 3, verse 25. Alam natin nangyari kay Job. Ano nangyari sa akin? Namatay yung mga anak niya. Yung mga hayupan niya namatay, nalipol. Si Job nagkabukol-bukol. Di mala kung ano yung galis, pigsa, kuriko, kung ano. Na nag-suffer si Job na para na-imagine ko, walang butas karayom na napuwang eh sa kanyang katawan. Puro pigsan, nagdanak mga buwan ng katawan, makati, mahapdi. Dumadaing si Job hanggang sa halos siya ay magduda, halos na siya ay mag-complain, halos gusto niya nang mamatay. Talaga nag-suffer si Job. At ito yung sinasabi ni Job. Sa Job chapter 3. Verse 25. Sabi ni Job, after na ma-experience ito, ito yung confession ni Job. For the thing I greatly feared, ang bagay na aking lubhang kinatatakutan has come upon me. Eh, siyang nangyari sa akin. And what I dreaded has happened to me. Kung ano raw yung kanyang kinatatakutan, kung ano yung kanyang ayaw mangyari sa kanya, eh yun na nangyari sa kanya. Verse 26, I am not at ease. Ito yung experience ni Job bago mangyari sa kanya yun. Nor am I quiet. Hindi ako mapalagay. Wala ako kapayapaan. Hindi ako matahimik. I have no rest. Wala akong kapahingahan. For trouble comes. Tandaan niyo yung sinabi sa first chapter pa lang ng Job, book of Job, na sinabing si Job nag-worry siya sa kanyang mga anak na baka ito mga anak ko may ginagawang kaliwaswasan sa harapan ng Diyos at magkasala. Meron siyang ganun kaisipan. At pagkatapos, everyday nag-o-offer siya ng sacrifice sa Diyos. Sa isip nga na, kung may nagawa ng mga anak ko, kalmahin ko ang damdamin ng Panginoon, huwag silang parusahan. Ano nga ba? Meron siyang fear. Hindi natin kilala mga anak ni Job, pero yun ang iniisip ni Job. May kinatatakutan siya. At sunod-sunod na nangyari na, namatay mga anak niya, mga hayupan niya, nalipol, nagkabukol-bukol siya. At ang sabi ni Job, Job chapter 3, verse 25 and 26, yung bagay na kanya laging iniisip, bagay na kanyang kinatatakutan, ay siyang nangyari sa kanya. See? Totoo po yun. Sa first chapter of Job, si Job eh, alam natin nangyari, nag-dialogue si Satan at ang Diyos, si Job ay matuwid na tao, totoo. Walang problema sa morality ni Job, walang problema sa kanyang pagiging tao, maralo, honest, very honest si Job, matuwid siya mamuhay, pero one thing, ang sablay ni Job, ano yun? Natakot siya. May kinatakutan si Job,
At sabi niya, yun ang lagi niyang iniisip araw at gabi, for the thing I greatly, greatly feared has come upon me. Yung bagay na akin lubhang kinatatakutan nangyari sa akin. Delikado pong matakot, alam niyo po ba yun? Eh ngayon, usong-uso ang takot. Hindi po normal sa ating mananampalataya. Listen, tayong mananampalataya, iba ang ating kalikasan, iba ang buhay natin, at dapat iba ang lifestyle natin sa mga taga-salibutan. Why? Sapagkat tayo po ay pag-aari ng Diyos nung tayo ay na-born again, tayo po ay may kalikasan na kagaya ng sa Diyos, inalis ng Diyos yung ating fallen nature, Adamic nature, Satanic nature, at yung si Satan, dati ama-amahan natin, kinalas tayo doon ng Diyos, inilipat tayo sa kaharian ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman. At ngayon, naging anak tayo ng Diyos at ginawa niya tayong bago nilalang. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Mga dating bagay sa atin lumipas na, naging bago tayo. We are new creation. We are new species that never existed before. Created in the image and likeness of the Lord Jesus Christ. At tayo ginawa ng Diyos na iniangat tayo sa mata sa kalagayan, we became joint heir together with Christ. In all the riches of wealth of God's kingdom, binahagian po tayo ng Panginoong Jesus. Kung ano minanan ni Jesus, matas na siya na buhay na guli, umupo sa kanang Ama, yun din ang minanan natin. Because we are the body of Christ. We are the body of Christ. We became joint heir together with Him in all the riches and wealth of God's kingdom. Kaya tayo po ang pinakamayaman na tao sa buong universe. May bahay ka o wala, may sasakyan ka o wala, may properties ka, may pera ka o wala. Ikaw ay isa sa pinakamayamang tao sa buong universe. Amen. Gasing yaman kita. Gasing yaman tayo ng Panginoong Jesus. Ang yaman ni Jesus, yaman natin isa. Kasi we are the body. We became the body of Christ. At sabi ni Jesus, sino man magtagumpay hanggang wakas, sino man magtiis, magtagumpay hanggang wakas, bibigyan ko ng pagkakataon na umupo sa aking trono. Gaya ko naman na umupo sa trono ng Ama. Imagine, sa next life natin, ma-experience natin na umupo kasama ni Jesus sa kanyang throne. Pag sinabing kayo upo sa throne, meaning meron kang kingdom and you are a king. So kung ano minanan ni Jesus, yun din minanan natin. Ganyang kabuti, kamahal, ka-giver, kabait ang ating Panginoon. Hindi natin tinaas ang ating sarili, si Jesus ang nagtaas sa atin. Nataas siya para maitaas tayo. Hindi naman niya kailangan mataas. Why? Because He is the Almighty God. And He became a man for our sake. First, para mailigtas tayo. Second, para manahin natin ang kanyang yaman. Maging tagapagmana tayong kasama ng Kristo. Third, para umupo kasama niya sa kanyang trono. And to reign in life forever sa buong eternity. Sabi nga sa Bible, we will judge the angels of the Lord. Yung mga nagkasala, binigit tayo niya Diyos ng authority to judge His angels. Eh, sino tayo? Who we are in Christ? Tayo po yung mga anak ng Diyos. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, ang kalikasan natin iba na. Abnormal po, abnormal sa atin. Hindi normal na tayo matakot. Listen, what is fear? Fear is faith perverted. Originally, nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, originally, nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, iniligay niya ang first man, Adam and Eve, sa mundong ito, wala pong fear sa planet Earth. Kailan nagkaroon ng fear? After the fall of Adam. After the fall of Adam. Sa Genesis chapter 3, verse 10, after na si Adam and Eve ay magkasala, dumating ang presence ng Diyos sa Garden of Eden. Dinalaw sila. Adam, where are you? Adam, where are you? Hindi sila alam kung saan sila nandun, no?
God is an all-knowing God. Ang gusto ng Diyos ay lumapit si Adam sa kanya, sa Diyos, at humingi ng tawad, mag-repent. Pero too bad, hindi niya ginawa. Where are you? Meaning, nasaan kayo ngayon? You are outside my will. You are outside my protection. Wala kayo sa aking kamay. Where are you? Come back, Adam, and repent. Pero hindi ginawa ni Adam. Bagkus, sabi ni Adam, naramdaman ko na ikay dumarating. And I was afraid. Natakot ako. Doon, lumabas ang unang salita sa Biblia na fear or afraid. Genesis chapter 3, verse 10. Ito po yun. Genesis chapter 3, verse 10. I was afraid. Pamula noon, ang force of fear nakapasok po sa planet Earth. Parang coronavirus. Bigla nagmanifest at bigla marami kaagad namatay. Bigla marami kaagad contaminated. Ganun ang fear. At nung nanganak si Adam and Eve, nanganak, yung kalang na dumami ang generation sa buong mundo, lahat merong nature of Adam, fallen nature of Adam, lahat became sinners. Lahat tayo naging makasalanan because we inherited the blood of Adam and even his nature. Minana po natin, sapagkat lahat tayo galing kay Adam. At lahat tayo, because we have the sinful nature of Adam, we have the satanic nature imparted to Adam, and then it was imparted to us, damay tayo. So kahit wala tayo ginagawang kasalanan, we will go to hell. Yes. Whether you know it or not, whether you believe it or not, whether you are good or bad person, you will go to hell. Why? Because we inherited the blood of Adam, we inherited his sin, we inherited his sinful nature or sinful depravity. Therefore, kung saan pupunta ang ating ama-amahan na si Satanas, doon pupunta si Adam, kung saan pupunta si Satanas at si Adam, doon pupunta tayong lahat. Kasi minana natin eh, yung kalikas at kalalagay ng ating unang magulang. Yun ang dahilan kung bakit ang naging solusyon para ang tao'y maligtas. Sabi ni Jesus, is to be born again. Ipanganak na ikalawang kapanganakan sa spiritual. Sabi ni Jesus sa John chapter 3, verse 3 and 5, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. You must be born again. Yes, sabi ng salita ng Diyos. At ang tao maboborn again through the Word of God because the Word of God is the seed of God. Okay. Huwag muna natin pag-usapan yung born again. Dito tayo sa field. Okay? Ngayon, sapagkat tayo po, kaya tayo po yung ligtas eh. Nilinis na tayo ng dugo ni Jesus. Binayaran tayo ng dugo ni Jesus sa kamay ng kamatayan, sa kamay ng impyerno, sa kamay ni Satanas. Fully paid, we're redeemed by the blood of Jesus. Fully paid, bayad tayo. And we are now God's properties. We became the children of God and joined it together with Christ. Itinaas tayo ng Diyos sa mataas na kalagayan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayon, nung hindi pa tayo naboborn again, normal sa atin ang matakot. Normal sa atin ang fear. Sapagkat yan ay bunga yan ng kasalanan na implant sa atin. Ang fear. But now, we are now children of God or sons of God. Abnormal po sa atin, mananampalataya, ang matakot. Sapagkat inalis ng Diyos ang kalikasan sa atin ng takot. Ngayon, kung papapasukin mo,
mas maniniwala ka sa mga makikita mo, mas tatanggapin mo mga nakikita mo puro negative at mga bad news and negative, at paniniwalaan mo yan, i-expect mong mangyari sa'yo, then God will allow what you will allow. Because it's your choice. Kung anong paniniwalaan mo, that's your choice. Kagaya ni Adam, naniwala siya sa sinasabi ni Satan, then pinili niya na suwayin ng Diyos, pinili niya na kainin ang pinagbabawal ng Diyos. Yun ang paniwala niya. Eh kung hindi naman siya naniniwala kay Satan, gagawin ba niya yung, pipiliin ba niya yung bawal? Hindi. And because it was his choice, ginawa niya yung kasalanan, yung choice niya yun. Kaya napahamak siya, pati tayo. Pero ngayon, hindi na tayo pupunta sa hell. Why? Because we are God's new creations. We are God's people. Tayo tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Sapagkat tayo, mga pinanganak sa kaharian ng Diyos, born into the kingdom of God, ay iba na po ang kalikasan natin. We are new species that never existed before. We are new creations in the Lord Jesus Christ. Wala na dapat yung fear. Ang dapat na sa atin, ang normal sa atin mga kapatid, ay faith. Sabi sa Bible, the just shall live by faith. Ito ang lifestyle natin. Ito ang way of life natin. Ito ang lifestyle natin to walk by faith. Ito yung normal sa atin. Ang lumakad, mabuhay sa pananampalataya. At ang nabubuhay sa pananampalataya, hindi nabubuhay sa mga bagay na nakikita o bagay na nadarama, kundi nabubuhay siya sa paniniwala, pananampalataya, at pagtitiwala sa sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Because if you believe His word, if you trust His word, it is because you believe the Lord Jesus Christ and you trust His word. You trust Him. Kung mahal mo ang si Jesus, mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang kanyang salita. Kung nagtitiwala ka sa kanya, magtitiwala ka rin sa kanyang sinabi, sa kanyang mga pangako. At sinabi rin sa Bible that God has not given us the spirit of fear. Okay, basahin po natin, no? Okay. Sabi sa Bible, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Buksan niyo inyong Bible sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Okay. Sa ibang translation ganito, sa Lev Bible, Lexham Bible. For God has not given us a spirit of cowardice, but of power and love and self-disciplined. Self-disciplined. Senet Bible. For God did not give us a spirit of fear, but of power and love and self-control. Habang binabasa natin sa iba, sa ibang translation, lalo lumilinaw. Ano po? Yes. So, EBR. For God has not given us a spirit of cowardice, but of power and love and correction. Sa, I think, Green Bible ito. For God did not give a spirit of cowardice to us, but of power of love and of self-control. Sa Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Okay. Sabi dito, sa BBE, basic English translation, for God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of self-control. Kawig din ng isang translation. Sa New King James, for God has not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. So, ibig sabihin, pag ikaw natakot, hindi galing sa Diyos yan. Ano sabi ng Diyos? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot.
mapapansin na ang tawag, spirit of fear. Listen. Fear is a spirit. Fear is a demonic spirit. Hindi lang yan basta feelings. Sa umpisa, feelings yan. Sa umpisa, thoughts lang yan. Nasa isip mo. Then, matatakot ka. Magkakaroon ka ng feeling afraid. Then, yung feeling afraid mo yun, pag in-increase mo pa at you are fully convinced doon sa bagay na kinatatakutan mo, anong mangyayari? You will invite demonic spirit. And that demon, those demons are demons of fear that will kill you, that can put sickness and disease sa iyong katawan, that can destroy your life, and that can destroy your future. Yung pangarap mo, yung dreams mo na maganda, they can destroy it. Para wag mangyari. Magkakaroon sila ng legal ground because of that fear in your heart and mind. Magkakaroon sila ng legal ground na makakilos sila at hipuin ang iyong buhay, hipuin ang iyong future at maglagay ng mga hindrances sa blessing ng Panginoon, maglagay ng hindrances sa kagalingan, sa iyong sakit karamdaman, maglagay ng hindrances to hinder the blessings of God na gustong i-release ng Diyos sa iyong buhay. And because of that fear, nagkakaroon ng hindrances. Ang mga pagpapala ng Diyos, nagkakaroon ng hindrances ng himala ng Panginoon. Nagkakaroon ng hindrances para sa magandang future mo na pinlano ng Diyos. So what is fear? Fear is demonic. Yes, hindi alam yun ang marami. Eh, sa Bible, sabi nga, spirit of fear. Eh. Hindi lang tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear. So, fear does not come from God. Fear is a spirit. And I tell you, it is a demonic spirit that can destroy your life. Sapagkat kung ano yung bagay na kinatatakutan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Sabi ni Job, nagtetestify si Job, na-experience niya. Pero pastor, di ba, sabi sa first chapter ng Job, si Job was a righteous man, walang kapintasan. Yes, maganda yung moralidad niya, malinis na tao siya. He was a righteous man, but listen, he failed. Saan? Sa pananampalataya. Yung kanyang pag-offer ng sacrifice sa Diyos every day. Bakit naman lagi every day? Yung pag-offer ng animal sacrifice every day, eh hindi galing sa kanyang pananampalataya, kundi out of fear, nag-offer siya ng sacrifice sa Panginoon. Out of his fear. Hindi by faith. Lahat nating pagsamba sa Panginoon ay by faith. Ang pagpapasalamat natin sa Diyos, pagpupuri, pagsamba, ang mga binibigay, offering natin sa Panginoon, lahat by faith. Pero si Job, by fear. Yun ang sinabi niya. Hindi ako nagsabi. Yun sinabi niya. Job chapter 3, verse 25-26. Huh? So, tingnan nyo. Sa howl of faith, sa mga heroes of faith, sa Hebrews chapter 11, mga heroes of faith, sila Abraham, David, Moses, Joshua, Caleb, Gideon, sinabi doon yung mga heroes of faith, hanapin yung pangalan ni Job. Hindi nyo makikita. Hindi nyo makikita. Bakit? Yun ang failure ni Job. Nag-operate siya sa fear, hindi sa faith. Eh yung mga pinalangalan, pangalan, heroes of faith, so Hebrews chapter 11, nandun, pero wala si Job. Because of fear, nawala ang protection ni Job. Yung heads of protection, hindi po ang Diyos ang nag-alis noon. Hindi gagawin, hindi alisin ng Diyos ang heads of protection. As long na ikay lumalakad sa kanyang kalooban, you're inside the will of God, you will be protected by the heads of God, heads of protection. Hindi rin
aalisin ni Satanas dahil di niya kayang hipuin ang heads of protection na inilagay ng Diyos. Mapapaso siya. Eh, sino nag-alis? Hindi ang Diyos. Hindi si Satan. Eh, sino? Si Job. Yung kanyang faith na binaligtad naging fear, supposedly dapat mag-operate siya by faith, pero hindi. Fear ang nag-operate siya by his fear. Define natin ang fear. What is fear? Fear is faith perverted. Si Satanas ang hari ng perversyo. Si Satanas ang hari ng pagbabaligtad. Si Satanas ang hari na ang magandang bagay pasasamain. Si Satan. So anong ginawa ni Satan sa faith? He perverted it through the sin of Adam. Kaya ang fear nakapasok sa planet Earth. Ngayon, ibinalik ng Diyos ang spirit of fear sa ating mga mananampalataya. Fear is a spirit. Yes. Fear is a spirit. It is a force. It is power. Fear is not just ordinary believing. Fear is power. It is force. It is a force that comes from God. And if you want to have more faith in your heart and to develop a robust, strong faith, go to the Word of God. Sa Word of God, through the Word of God, nire-release ng Diyos ang pananampalataya. Basahin Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. The more you read, the more you meditate on the Word of God, the more faith will come into your heart. Amen. If you have the Word of God, your heart is filled with faith, 100% filled with faith, that means your heart is filled 100%. If your heart is, if your heart is filled with the Word of God, 100% Word of God, that means your heart will be filled with 100% of faith. Kung bihira ka magbasa, you only have 10% of the Word of God in your heart, then that means you only have 10% of faith in your heart. Kaya mas maganda magbabantayo sa salita ng Diyos. Saan ang gagaling ang pananampalataya? Sa salita ng Diyos. But listen. Hindi basta salita ng Diyos. Listen. Ito, gawin niyo ito. While reading, meditating on the Word of God, sabayan nyo ng pagpasok sa presence ng Diyos. And stay there in the presence of God. Abide in the presence of God. Manatili kayo sa presence ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos na inyong binasa, minemorize, pinagbulay-bulayan, pinag-aralan, nilasahan, yung Word of God na yun will become alive. And it will grow into a revelation knowledge, and you will be filled, your hearts will be filled with the wisdom and the revelation of God that comes from His Word. But not only from His Word, yes, from His Word, Romans 10:17, pero ganito yan. Kapag kayo na natili, nagbababad sa presence ng Diyos, enjoying the presence of God, plus meditating, reading, meditating, studying the Word of God, and you are inside of God's presence, ano mangyayari? Nasa loob kayo ng presence ng Diyos, para bang yung manok, no? Nangitlog, pero hindi sapat na nangitlog siya. Lilimluman niya yun sa loob ng ilang panahon, lilimliman niya hanggang sa mag-mature yung itlog, yung sisiflog mag-mature, then suddenly, in due time, magka-crack yung itlog dahil kaorasan na. Pero kung walang paglimlim ng inahing manok, hindi magmamature yung itlog. Mabubugok yun. Ganon din. Ang mga cult, nag-aaral din ng salita ng Diyos. No? Pero wala silang revelation knowledge. Wala some blessings ng presence ng Panginoon.
Kasi cult niya eh. And they don't believe in the Holy Spirit, that Holy Spirit is God. Yan ang mark ng cult, tandaan nyo. Mark ng ilang ng cult, pero meron din cult na naniniwala sa Holy Spirit, naniniwala sa Jesus is God. Mark ng cult, una-una, they don't believe that the Holy Spirit is God, they don't believe that Jesus is God. Pero sa ating bansa, nag-aharing reliyon, naniniwala that the Holy Spirit is God, that Jesus is God, pero cult. Sa isang bahagi sa ibang doctrine, makikita nyo, marireveal, ito, matinding cult, pinakamalaking cult sa buong mundo. Okay, hindi ko tatalakay yan. One time, tinalakay ko yan eh. Na-block ako ng Facebook. May nagreklamo. Praise God. Glory to God. So, immerse yourself. In other words, immerse ourselves in the Word of God at the same time immersing ourselves in the presence of God. Habang nag-aaral salita ng Diyos, invite the presence of the Holy Spirit, invite the leading, the guidance of the Holy Spirit, pray na, Lord, Holy Spirit, guide me, lead me, teach me, Lord. Thank you, Jesus. Amen. And the Holy Spirit will cover you, lilimliman ka ng Holy Spirit, it will clothe you with His presence, He will empower your life, by His presence and by His word. And suddenly, magugulat ka. Your heart is so filled with the spirit of wisdom and revelations. Yan yung prayer ni Paul, eh. I think sa Ephesians 1:17, that we might be filled with the spirit of wisdom and revelation, that we might be filled with all the fullness of God. Okay. So, tingnan nyo ito, ha? Basahin natin ang Psalm 91. May pakikita ko sa inyo. Pinag-uusapan natin ang presence of God at saka ang pag-increase ng faith. Punta tayo sa Psalm 91. Verse 1. Tingnan nyo ito. Tingnan nyo mabuti ito. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him, I will trust. Yung sabi dito, yung daw taong nananahan sa sikretong lugar ng katastasan. What is that secret place? Pag hinalukay natin itong talatang ito, may mga supporting scripture dito, wala po tayong time na buksan. Ano? Sa other time lang po. Ito, secret place ito, is the presence of God. He who dwells in the presence of God, secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Ay mananahan. Siyang nananahan sa presence, nananahan sa anino ng katastasan. Meaning, when you abide, when you dwell in the presence of God, merong anino ng Diyos na nakalukob sa iyo. The glory of God, the shadow of God, the glory of God is covering you, protecting you. Yes. Protecting you against the powers of hell, protecting you against the powers of darkness, protecting you against coronavirus. Yung nananahan sa present, just will be protected by God. Only then, masasabi natin, I will say of the Lord, verse 2, He is my refuge and my fortress. My God, in Him, I will trust. Sino makapagsasabi niya? Sino makapagdideclare sa atin? I will save the Lord. Siya ang aking kaligtasan. Siya ang aking... He is my refuge, my fortress. Ang aking proteksyon, ang aking muog, ang aking kaligtasan, ang aking proteksyon, ang aking heads of protection, ang aking Diyos. Sino makapagsasabi niya? Those who dwell in the presence of God. And while dwelling in the presence of God, ikaw naman ay nakaupo na ikaw ay hindi ka na nananalangin, hindi ka lang nananalangin, kundi you are meditating, reading, studying, meditating the Word of God. Amen. So it's better na kapag ikaw nag-aaral ng salita ng Diyos, as the Spirit of Wisdom and Revelation from the Holy Spirit, i-reveal sa atin ang Panginoon. At sabi dito,
sapagkat ang taong ito, natitukoy dito, nananahan sa presence ng Diyos. Ito sabi sa verse 5, lakbaw tayo sa verse 5. You shall not be afraid of the terror by night, sapagkat ang taong yun nananahan sa presence ng Diyos, and at meron siyang salita ng Diyos. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Hindi ka lalapitan ng coronavirus because you really trust the Lord. You are totally immersed in the presence of God and immersed in the Word of God. Therefore, walang chance, walang puwang, parang spirit of fear ay makagawa ng mga bagay na ikawawasak mo. Wala silang chance because you are now operating in the faith of the Lord Jesus Christ, in the faith of God. You are now operating in the faith of God. You are now walking by faith. Therefore, you are activating the power of God. You are activating the anointing of God to destroy every virus, lahat ng virus na didikit sa iyong katawan. I believe it will be destroyed. Lahat ng curses na gusto ibato sa iyo ni Satanas o ng mga witches, sa sanggay ng Panginoon, you are covered by the presence of God. Lahat ng masamang mangyayari, hindi mangyayari because you are totally 100%. You are inside the presence of God. You are covered by the canopy of His love. You are clothed with His power. You are covered by the blood of Jesus. You are covered by His protection. Sino? Yung taong laging nasa presence ng Diyos, laging nagbabawid sa salita ng Diyos, hindi matatakot. Why? Sapagkat walang masama na mangyayari sa iyo. Remember this, mga kapatid. Fear is faith perverted. Wala niyan sa mundo. Originally, hindi yan nilikha ng Diyos. Galing nga kay Satanas. Sa mga Kristiyano, abnormal na kayo ay matakot. And listen, sa mga Kristiyano, fear is a sin. Bakit? Kasi kapag ikay natatakot, that means hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kapag ikay natatakot, that means hindi ka naniniwala sa kanyang salita. Eh, basahin nyo yung Psalm 91, full protection ng Panginoon. Sa yung paniniwalaan mo, coronavirus o yung Psalm 91? Pagtapatin natin, COVID-19 versus Psalm 91. COVID-19 versus Psalm 91. Psalm 91 will destroy COVID-19. Baligtarin nyo yung 91. Si Satanas talaga, hari ng perversion. Lahat binaligtad niya. Lalaki, ginawang babae. Babae, ginawang lalaki. Kaya nagkaroon ng third sex. Pero hindi galing sa Diyos yan. Walang pinanganak na bakla, walang pinanganak na tomboy. Perversion yan. COVID-19, binaligtad din yan ni Satan. Ang Psalm 91, binaligtad. Ano 19? Baligtarin mo. 91. Anong COVID? Baligtarin mo. Ano? COVID. COVID. Baligtarin mo. DIVOC. D. Destroy. I. Infectious. V, virus. O, overcoming. Overcoming them. C, through Christ. COVID, binaligtad natin. Binaligtad natin. Ang meaning ng COVID-19 ay Psalm 91. Destroy infectious virus
overcoming them through Christ. Anong Christ? Christ means the anointed one. The anointed one and his anointing. Anointing, Christos means anointing or anointed one. Through the power of God's anointing, it can be destroyed. Pag didikit-dikit sa'yo, through the power of God's anointing, it can be destroyed. In the name of Jesus, I destroy you, coronavirus. At kapag anointing ng Diyos nasa iyo, it will be destroyed. COVID-19, huwag mong katatakutan. Maging positive tayo. Pag nakita natin yung COVID-19, ako natatakot. No? Ang imagine mo, isipin mo, sampalatayan mo, ano ba yung COVID-19? COVID, COVID-19. But 19, pumasok yan, 2019. Eh ano yung COVID? COVID, COVID. C, Christ, O, overcomes, V, virus, I, infection, D, death. Christ overcomes virus, infections, and death. Mga kapatid, we are overcomers because we are in Christ. So, hanggang dito na lang. Ati pong Bible study, tuloy-tuloy po ito every Friday. No? Pangatawa na natin kasi kala siguro ni Satanas, makakaisa siya na sarado mga churches. Yay! Tuwan-tuwa Satanas. Yan ang pangalap niya noon pa. Pero hindi, lalong palalakasin natin ang igting ng pananampalataya at lalong palalakasin natin ang anointing ng Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos. Amen. Kaya praise God at huwag natin kalimutan, ito po ay ang fear ay sa diablo. Ano sabi do? 2 Timothy 1:7, God, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, no? Pag ikaw na takot, meron yang merong releasing ng parusa, no? Hindi galing sa Diyos, kundi galing sa diablo. Ito, last verse. Bigay ko lang sa inyo, last verse. Nakakatuloy ito sa atin. 1 John chapter 4, verse 18. Okay, maganda itong verse ito. Dito po tayo magtatapos. 1 John chapter 4, verse 18. There is no fear in love. Kapag ikay puspos sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka matatakot. If you are filled with the love of God, there's no fear in your heart. But perfect love casts out fear. Pag puno ka raw ng pag-ibig, aalis lahat ng takot sa puso mo. Because fear involves torment. Ano sabi? Fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Kapag ang tao ay matatakotin, hindi pa puspos ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang puso. Hindi pa puspos. Kasi pag puspos ng pag-ibig ang puso mo, you really love the Lord and you are filled with God's love in your heart, walang puwang ang fear. Only faith. If you are filled with the love of God, you will be filled with the faith of God. At sabi dito, fear involves torment. Anong torment? Parusa. Dito, sinasamantala ng mga demon spirit na parusahan, torturing ang mga tao kapag nakita nila na meron tayong fear sa ating puso at pag-iisip. Meron silang nire-release na mga sitwasyon that will torture us, that will punish us, that will destroy our lives because of fear. So, kita nyo ang samang dulot ng fear. Ngayon, sa Facebook, at saan, ang daming fake news, tapos hindi basta fake news, tatakutin ka talaga. Meron akong pinapanood kanina, yung babaeng nakapute na may sunglass na maganda yung pasimula, pero lahat ng sinasabi na talaga pag pinakinggan mo, matatakot ka talaga. No? Matatakot ka na
ang dami siya sabi, world war, mawawalan ng kuryente, mga ano, ganito mangyayari sa mundo natin, at ganito, matatakot ka. Kaya hindi ko na tinuloy pakikinig. So praise God, tayo pa yung manalangin, kapatid. So, schedule po natin, kasi para po ito sa church namin eh, para mapunuan natin yung needs, spiritual needs ng aming church. Pero kung kayo hindi bahagi ng aming church, you are bahagi naman kayo ng body of Christ. Jesus is your Lord, therefore kasama namin kayo at tayo kapatid, magkakapatid sa Panginoon. At ito ay para sa inyo. At pwede nyo rin po i-share sa iba ito para sama-sama tayo mag-increase ang ating pananampalataya. Because greater is He who is in us than He who is in the world. Tayo po yung manalangin. Ang schedule po natin, ito po ay magiging, pilitin ko po na magkaroon ng Wednesday, focus natin sa prayer, at saka Friday, Bible study, kagaya po nito. So, siguro gawin natin 6 o'clock. Ano po? 6 o'clock. Para lahat hindi na napapahinga na. So, this is Pastor Jun Cortez sa Pablo City from JCLG Church. Ano yung JCLG? May nagtatanong, ano ba yung JCLG? Jesus Christ, the Living God, World Outreach Ministries. Yan po ang pangalan ng aming church sa Pablo City. God bless you all. Lord, maray po salamat sa iyo pong biyaya na kami nakakatayo, nabubuhay, merong hininga dahil po sa iyo. And without you, Lord, we are nothing. Salamat din po na binigyan mo ng chance ang iyong lingkod na makapagsalita, magamit mo para sa iyong bayan, para sa iyong mga anak. And Lord, you will continue to use us, every one of us, Panginoon, sa iyong kaharian, for the glory of the name of Jesus. Panginoon, maraming po salamat. Basbasan mo, pagpalain mo, mga nakapakinig sa JCLG online Bible study nito. Until next week, Wednesday and Friday. Praise God. Thank you, Lord, for anointing this time para sa iyong mga anak. Thank you, Lord, sa iyong presence. And let your glory fill this room. Let your glory fill that room na kinaroroonan ng mga anak ng Diyos. Let them receive healing from all sickness and diseases in the name of the Lord Jesus Christ. And those who are sick, Lord, will be healed. For by your wounds, by your stripes, we are healed. And we declare victory laban sa coronavirus in the name of Jesus. For greater is He who is in us than He who is in the world. Jesus is Lord, He is God, and He is our Savior. Amen. God bless you all.